Alas 5 ng umaga, 15 manok na ang nalinisan ni Mario Balmes, 40 taong gulang. Dati, isang jeepney ang pinagkakaabalahan niyang linisin ng ganitong oras. Pero nang magsimulang kumalat ang COVID-19, natigil ang pasada ni Mario at namasukan muna siya bilang tagalinis ng karne ng manok sa trabaho market sa Sampaloc, Manila. Doon naman po sumapit lang yung kalbaryo, yung pagpasok ng pandemya. Wala ka talagang tatakbuhan kasi kaming mga driver, nasanay kami. Almost 20 years ako nagmamaneho, yun yung hanap buhay ko talaga. Wala naman tatanggap sa'yo magtrabaho kasi nga wala namang kaukulang pinag-aralan. Matapos ang 4 ng oras na paglilinis, niligpit na ni Mario ang kanyang mga gamit. Ang kita niya ngayong araw, 150 pesos para sa mahigit 30 manok na nalinisan. Bukod sa arawang sahod, binibigyan din siya ng kanyang amo ng ulam at karne. Isang kanto lang ang nilalakad ni Mario pauwi sa kanyang pamilya. Dito ko nalaman na ang pinapasada niyang jeep na puno ng pasahero noon, nagsisilbing bahay ng kanyang pamilya ngayon. Bago makapaghanda ng agahan, kailangan munang lumipat ni na Mario ng pwesto. Palipat-lipat po kami ng lugar kung saan kami po pwedeng makisuyo magluto. Kasi yung iba minsan, siyempre uling yung ginagamit namin, mausok. Bebe, ana. Marami sa mga jeep na pinayagan ng mamasada, ganito na ang itsura. May mga plastic dividers para sa pagitan ng mga pasahero, makasunod sila sa health protocols. Gusto mang gawin ito ni Mang Mario, hindi niya ito magagawa. Hanggang ngayon kasi, siya at kanyang pamilya, dito pa rin sa jeep na dati niyang pinapasada sila nakatira. Ang problema kasi, wala na silang pambayad na pangupa. Nung ECQ, hindi na kayo nakapasada. Hindi okay. Na po. Tapos wala nang pambayad sa rana. Nakakabiyahe pa po kami kalahati hanggang alas 10. Tapos bigla pong nag-lockdown. Eh, siyempre wala na. Wala po. Dito na po kami. Ganito na yung sitwasyon namin. Paano to umuulan? Ganito lang po. Kapag hindi ba pong malakas, eh, ano po, ganyan lang. Dito, kapag malakas na po, yan kami sa loob. Mag-aanap po sana kami panibagong bahay. Kaso wala naman ho tayong sapat na pera para ipang sa kanila na pampuhunan na down payment ng bahay. Saan ho kayo natutulog? Dito po, sa gitna pong ito. Dito na ho kayo? Kumakain lahat, po. Natutulog. Oo. Lahat na po yan. Sinet up ko na nga po yung mga lagay nito, lagay ng tubig. Saan kayo gumagamit ng CR? Kami pong mag-asawa, pag ganitong maaraw, tumatakbo po kami sa gasolinahan. Nakikiusap po kami doon. Pero pag doon po kayo inabot sa time na sarado na rin sila, dito na rin po kami. Opo. Sa loob na rin ang jeep? Opo. Pagdating sa bagong paradahan, sinindihan na nina Mario at Sarah ang apoy sa kanilang kalan. Kaya nga po nagpapalipat-lipat kami ng pwesto pag yung wala nang lugar na hindi nagagalit yung tao, doon kami. Kanina pa, hindi pa kami kumakain. Kailangan namin tiisin to eh, wala kami magagawa. Inuna ko to kasi aalmusalin nila. Pag sinalang ko yung pagkain namin mamaya, diretso na yun hanggang gabi na yun. Bago pa uminit ang mantika, nangyari ang kinatatakutan ni Mario. May paparating na truck ng lokal na pamahalaan ng Maynila na naninita ng mga sasakyang nakaparada sa kalsadang ito. Umiikot po muna para padaanin muna namin sila. Tapos? Yun, babalik po ulit kami dito. Kasama na po yun sa nagpapa, ano sa kabanan dibdib ko. Pag natawig,
hahatakin kami doon kasama sila. Eh, tapos wala rin naman kami po pwedeng ipagtubos ka agad. Kaya nga po sabi ko nga sa inyo, palitan kami ng asawa ko nagising eh. Kailangan gising siya, tulog ako. Matapos palipasin ng truck, balik sa pagluluto si na Mario. Magtatanghali na, hindi pa rin kumakain ang kanilang dalawang anak. Sa higit kalahating taon nilang pagtira sa loob ng jeep, araw-araw daw nag-aalala si Mario para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Buong araw, basta dito lang yung mga bata. Opo, dito po. Hindi nga pong anak ko, hindi na naranasang gumapag. Dito po siya matuto, gumapag. Diretso na upo, pag napalya. Ngayon medyo swerte dahil kahit paano na pahiram kami ng mga kapwa ko, driver ng ganyan na electric pa na disposable. Pero nung una po, ma'am, sa sobrang lamok yan, halos di ako natutulog sa gabi. Nagkakasakit din ba sila? Hindi nga po, pasalamat po ako. Hindi ko inaabot kung meron man po, sinat lang. Sa ngayon, hindi naka-enroll ang panganay nilang si Krisha dahil hindi pa rin naasikaso ang mga kailangang requirement. Dapat grade 1 na siya, tama? Hindi, ma'am. Kinder pa rin po siya, ma'am. Kasi ma'am, palipat-lipat nga po ako ng lugar, ma'am. So ngayon mo, dahil nasa jeep kayo, hindi daw kayo residente. Apo. Kaya hindi kayo binibigyan ng barangay certificate. Barangay certificate. Apo. Dahil doon, hindi niyo ma-enroll yung bata. Ito rin daw ang rason kung bakit hindi rin sila nakatanggap ng ayuda mula sa Social Amelioration Program o SAP. Yung sap-sap, ma'am, na sinasabi, hindi ho kami nakatikim yan, ma'am. Kahit pisong duling, hindi ho kami nakatikim. Yung sap? Wala po, ma'am. Hanggang sa bigas-bigas, kaulam lang, ma'am, meron kami. So, mahirap na nung nawala na yung mga ayuda. Ay, wala na po. Talagang sobra na. 4 days and 4 nights na total lockdown ng Sampaloc. Yun po ang talagang pinakamahigpit na hindi ka pwedeng lumabas ng sasakyan kasi uhulihin ka. Kung maaari, ayaw ko kasi balikan nila yung nakakaano. Sabi nga nila, parang hindi kami naghihirap lang. Patawa-tawa lang, pero hindi lang nila alam yung nararamdaman namin. Sila masarap. May bahay silang inuwian. Kung tutuusin, simula July 3, ay pwede na sanang mamasada si Mario matapos payagan bumiyahe ang kanilang ruta. Pero dahil wala pang pera para makaupa ng bahay, tiis-tiis daw muna sila. Bakit mahirap bumangon? Sa ngayon po kasi hindi pa naman talaga normal yung ano eh, kaya mahirap pa rin bumangon eh. Hindi pa normal yung buhay eh. Kagaya po sa aming mga driver, hindi pa rin naman kompleto yung mga passenger na sumasakay sa amin. Kung ngayon, kumikita na lang kami ng 200, 250 sa dating 500, 400. Kung kumita lang kayo ngayon ng 250, 200, gagastusin nyo lang ngayon maghapon sa kabukas ng maghapon, tipid na tipid pa yun. Sa kabila ng kalbaryong pinagdaraanan ni na Mario, umaasa siyang malalampasan din nila ito. Hanggang kailan mo kakayanin? Siguro maaaring susuko ako dito pagka nakahiga na lang ako. Kumikita pa ng konti, ilaban pa rin. Malay mo, someday, swertehin naman ng konti. Hindi naman siguro habang panahon na lang kami na dito sa kalsada. May pagkakataon din naman siguro na makakapasok ulit ako ng pintuan ng bahay.